Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ulit si Pastor Eddie Centeno na umabati po sa inyo ng Happy Happy Friday. Ano po, it's Friday again and we're gonna do our Bible study on Friday night, and then we're gonna hope and we're gonna ask God to bless our Bible study tonight, and it will be an interesting subject, and it will be, we're gonna be using the text in Romans chapter 13 verse 11 to 14. Ano po? So I hope that you're gonna guys stay tuned. Good evening Jacksonville, good morning Philippines, good morning Australia, and in other parts of the world is mostly a Saturday morning. So we thank you Manila, we thank you for joining us this evening on our Friday night Bible study, and I'm so glad and that there are faithful people who always join us and comes tuning in our Friday night Bible study, and this is one of the many positive things that the pandemic has done. It's been more than 15 months that we've been doing this Bible study. So again, I welcome you tonight. I hope you're going to be blessed with our study. The text that we're going to read is something is kind of hard to understand text by itself. But the good thing is we have the Holy Spirit to teach us, to enlighten us on what the Word of God has to say that will strengthen our faith, and that it will strengthen our Christian life in these days that we are living in. So again, good evening Philippines, good evening Jacksonville, and good evening Australia and other parts of the world. Let us come to God in prayer and ask His blessing. Lord, we thank you God for tonight. We ask your blessing. We ask your Holy Spirit God to lead us in this Bible study tonight. God, we pray that He will give us, Lord, clarity and enlightenment of the truth that we will study tonight in your word. And we ask that you be honored. We ask that your name be glorified, God, in this study that we're going to make. I pray that you touch every one of these people who are tuning in right now, Lord, in many parts of the world. God, and thank you, God, for this. In Jesus' name, amen. So, nakikita ko po yung mga pangalan. We have a friend joining us from Michigan. So, we thank you so much. Nakikita ko po yung mga pangalan nyo popping out of my screen joining us tonight. So, the title of our lesson tonight is Put on the Lord Jesus Christ, o isuot ninyo ang Panginoong Jesus. Ano po? The title itself that we will find in Romans chapter 13 is not a literal statement na put on, na isuot ninyo ang Panginoong Jesus, ano po, and yet it is a metaphor, o ang Tagalog po ng metaphor ay talinghaga, ano po, sa yung parang parable, na yung pong metaphor ay yung gumagamit po siya ng bahagi ng pananalita na ibang ibig sabihin dito, at ginagamit niya yung isang bagay na may kinalaman doon sa kanyang gustong ipahayag. So, ganun po yung metaphor. Kaya yung pong put on the Lord Jesus Christ. And as we go in our lesson tonight, we will understand what it means. Ano po? So, I invite you to go and if you have your Bible with you, and I encourage you that every Bible study, it's called Bible study because we are studying the Bible, that you should have your Bible in front of you, and it is a better thing if you will also have a piece of paper that you will take down notes. Kasi sometimes po, I will mention Bible text or Bible scriptures which I cannot go on detail, but then you can go back and see and read it for yourself in your spare time. Ano po? So, let's go to ano po, itong main text natin, and this is where I got the title of the message. So, may Romans 13, verse 11 to 14. Ito po ang sabi, Romans 13, verse 11 to 14, and I'll be reading in the New King James Version of the Bible. Sabi pong ganun, and do this. Ang sabi ni Paul, and do this. He's talking to the believers.
the believers in Rome, ano po yung church sa Rome, and it also includes us and all believers na sa Panginoong Jesus. And you can see that it is a command, it is not a request. Ang sabi niya, and do this, gawin niyo ninyo ito, knowing the time, sabi po niya, na nalalaman ninyo ang panahon, that now it is high time to awake out of sleep. For now, our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness, and let us put on, ito na po yan, yung put on, yung isuot natin. And let us put on the armor of light, let us walk properly, ang sabi po niya ganun, as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, ito po yung verse 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Sa Tagalog, ito po yung pagkakasabi sa Tagalog. Ano po sabi niya? Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo'y sumampalataya kay Jesucristo. Mag-uumaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Sabi po yung armor of light, sabi po niya gano'n. Mamuhay tayo ng marangal. Sabi niya, let us live righteously or properly. Sabi po niya gano'n, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag natin gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. Sa halip, sabi niya, instead, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo. Yun po yung salita na isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman, yung pong ating makamundong pagnanasa, upang masunod ang mga naisin nito. So, si Pablo po ay gumagamit ng isang bahagi ng salita na para mas madaling maintindihan. Ginagamit po niya yung salita na tinatawag sa English na yung kinabi ko kanina, ay yung pong metaphor, o sa Tagalog ay yung talinghaga, na yung pong tinatawag nila na na natural story o natural story with spiritual lesson. Yung po yung ano niya na yun. Kung makikita po ninyo yung verse 11, pansinin po ninyo yung verse 11, ang sabi niya, and do this knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. So hindi po niya sinasabi yung maraming mga Kristiyano yung physically natulog o natutulog, kundi meron pong ito po yung sinasabi na ala, maraming Kristiyano na po na nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, nananalangin, and yet they are not really awake to the reality ng panahon na kanilang pinamumuhayan. Kaya sabi po niya gano'n na it is high time to awake out of sleep. Ano po, yung pong kapag ang tao ay natutulog, if a person is sleeping, then he is not conscious of a lot of things going on around him or around her. Here in Florida, we have a headline in the news, big news po, about nangyari 2 days ago, that there is a big condominium with 100 units na malapit po sa dagat doon sa Miami na nag-collapse. Ano po, nag-collapse yung condominium. Maganda po itong condominium, nasa malapit sa dagat, and it has 100 units. At hanggang ngayon, naghuhukay pa po sila ng mga taong maaaring natabunan noong debris nung building. Meron na po sila nakitang 4 na patay, and they said they are still looking for 159 na maaring natabunan. Now, kaya ko po ito binabanggit, kasi po nangyari yung pag-collapse o yung pagguho ng building, nangyari 2 o'clock in the morning. So ang ibig pong sabihin, they are, most of them, probably 90 or 95% or 100% of them, 2 in the morning, ay natutulog. So hindi nila alam kung ano yung nangyari, kaya marami sa kanila hindi na nakatakbo, nadaganan na doon sa kanilang pagkakahiga. Now, in what we are learning tonight, ang sabi ni Paul,
dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. It is high time to awake, ang sabi po niya. And then he goes on to say, for now our salvation is nearer than we first believed. Then the verse 12, sabi niya, the night is far spent. Halos magmamadaling araw na. Tapos na po yung kadiliman ng gabi. Ang sabi niya ganun, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works. Na yung pong salitang cast off o yung alisin o get rid. Ano po, yun po yung sasabi na hubarin ninyo. Kaparang meron kayo hinuhubad na maruming damit para palitan na isang malinis at bago at disenteng damit. Ang sinasabi po niya yung the night is far spent, ano po, and the day is at hand. Sabi po niya na mag-uumbaga na, kaya iwanan na natin ang gawain ng kadiliman at isuot natin ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. So ang sinasabi po niyang the night is far spent, ito po yung time until now that the world is still what? Is still in its sin, na nagkakasala, gumagawa ng kasalanan, na ang sabi sa Bible, yung pong darkness, yung po ay isang simbolo o salita na ginagamit para ang kahulugan ay yung pong kasalanan. Ano po? At ang sabi po niya, and the day is at hand, na yung pagliliwanag o yung pagbubukang liwayway ay malapit na, and that is the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya po nabanggit niya that our salvation is nearer than when we first believed. Ano po? Kung yung po ay sinasabi ni Paul more than 2,000 years ago na yung ating kaligtasan o yung pagbabalik ni Jesus ay malapit na, gaano pa kaya sa ating panahon ngayon? Ano po? Kaya sinasabi niya na gumising na kayo. Ano po? Huwag na po kayo magtulog-tulugan. So, nasasabi po niya yun kasi there are a lot of Christians, they are not fully awake in realizing the faith and their relationship with God through the Lord Jesus Christ. Kaya kung po nang nasasabi na a person can attend church but his heart cannot be ay hindi niya kasama doon sa pagpunta niya sa church. And many people, if you ask them, what have you learned today in church? What have you learned in this Bible study? I don't know, because yung focus nila, yung heart nila, ay wala doon, malamig. Katulad po ng palagi ko nababanggit, how many people spend time with reading the Bible compared doon sa time na ginagamit nila browsing their social media, their Facebook, yung Twitter, o yung kanilang email, o yung kanilang mga text. Ano po? And then, makikita po ninyo na yung kanilang oras, o yung kanilang panahon, o yung kanilang pagmamahal sa Panginoon ay divided. Ano po? May mga time na mahal nila ang Panginoon, pero may mga time na napakalamig na hindi mo malaman kung sila nga ay Kristiyano o hindi. Now, ako po yung isa sa mga tao na kung pipili po ako nung tinatawag nila na authentic at saka yung peke o yung imitasyon, ano po, mas pipiliin ko kahit na mas mahal lang konti yung presyo, mas pipiliin ko po yung isang produkto na original, authentic, at saka yung pong tinatawag nila na original. Ano po, na hindi peke. Ganon din po yung pamumuhay Kristiyano. Ano po, kung ako'y mamumuhay, I will try to live the life na talagang nakakaluwalhati sa Panginoon kaysa po yung buhay Kristiyano na malamig, mainit, na hindi mo malaman minsan kung talagang Kristiyano nga. Ano po? Kaya dito sinasabi niya, it's high time to awake, na magising kayo at alamin ninyo na itong panahon na ating kinakabuhayan ay dapat tayong maging matibay sa Panginoon. And then in verse 12, tingnan po ninyo sa verse 12, ang sabi niya, ano po, the night is far spent, the day is at hand. Sabi po, the day is at hand, the coming of the Lord is so close. Therefore, kaya nga, let us cast off, hubarin natin, of the works of darkness, yung po mga gawain ng kadiliman na babanggitin niya, and let us put on the armor of light. So tingnan po ninyo, ang una niya pinapadamit sa atin, the first clothing or garment that he wants us to put on is the armor of light. Yung pong sa Tagalog po ng armor ay yung po ito po yung kalasag. Ano po, yung pong sinusot ng mga sundalo noong mga panahon ni Lapor. Ito po yung armor na nakikita natin na minsan ay gawang bakal o metal para hindi sila kagad
matusok o matamaan ng pana o ng sibat. So ang inaano po nila yung armor of light, put on the armor of light, telling us that we need to realize that there is a battle going on in our life. Yung pong buhay Kristiyano ay is a life of battles na nararanasan natin every day. Every day there is a battle. Ano po? In Ephesians chapter 6, ang sabi po ni Paul, put on the whole armor of God. Now he is talking there in Ephesians chapter 6 verse 10 and on. Sabi po niya, put on the whole armor of God, but he is talking here of spiritual warfare. Na ang kalaban natin ay mga espiritong masasama, ang mga kapangyarihan sa kadiliman, ang mga kampo ni Satanas. And yet, isa pa po sa ating pinaglalabanan na babanggitin natin dito sa ating pinag-aaralan tonight that we're going to study, we wrestle what's within us. Ano po? Yung pong ating tinatawag na carnal nature, yung pong ating sinful nature na naririto pa rin sa atin na even though that we are born again, we still have our sinful nature that we need to subject to the power of God, to the Holy Spirit of God, and to the power of Jesus Christ in our life. So we are still fighting the battles within. Yung pinakamahirap sa lahat, yung kalaban natin na nasa sarili natin, katulad ng katamaran, kayabangan, at kalasuan, babanggit po niya yun doon, at yung pong mahilig na makipag-away at makipag-intriga sa kanyang kapwa-tao. Kaya kita po ninyo, there is an armor of light. Ano po? And it's a part of our growing that we put on the armor of light. In 2 Corinthians 6:7, tignan po ninyo yung armor, tignan po ninyo yung sinasabi niya na armor doon. Sa 2 Corinthians 6:7, ito po ang sabi ni Paul. No, in fact, you will read, if you read most of the letters of Paul, it is a common thing that he mentions that there is a battle going on and that we need to put on the armor that God has provided us through the Lord Jesus Christ so that we will be able to fight and to win every battle that comes to us or that we are confronted with. In 2 Corinthians 6:7, I think, tignan po niyo yung sinabi doon ni Paul. 2 Corinthians, meron po siya sinabing armor. Ano po? Sa may binasa natin sa Romans chapter 13 verse 12, an armor of light. And then in 2 Corinthians 6:7, ang sabi po niya, by the word of truth, ito yung salita ng Panginoon, by the power of God, that's the Holy Spirit. And then, by the armor of righteousness, ang sabi pong ganun, ano? By the armor of righteousness on the right hand and on the left. And who is our righteousness? Our righteousness is Jesus Christ. The Bible tells us that our righteousness is just like a filthy rag na in the eyes of God. Yung sarili nating pagiging matuwid ay basahan lang sa harapan ng Diyos. Ang talaga nating katuwiran na tatanggapan sa Panginoon ay yung katuwiran ng Panginoong Jesus na nakuha natin doon sa ating pananampalataya sa Kanya, that He has become our righteousness, kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos. So, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 6:7, put on the armor of righteousness, and that is Jesus Christ Himself. So, there is a battle going on in our Christian life. And then, going back to Romans chapter chapter 13, and before I go into the verses next to it, we will see a lot of people, a lot of believers, ano po, they are not aware that there is a battle going on. That's why they are weak, they're miserable, they are ineffective, hindi sila nagagamit sa Panginoon, and then little by little, their desire to love God, their desire to serve God, is going away, ano po, so nawawala na sa kanila, and then they go back to their old life kasi they don't know that there is a battle going on that they need to fight. It is high time to awake. If you are sleeping, kayang-kaya ka ng kaaway mo na hindi natutulog. Satan does not sleep. Ano po? The Bible tells us that he's like a roaring lion. Kahit madaling araw, siya po ay nagmamatsyag at naghahanap ng Kristiyano na kanyang masisila at masisira. So if you are a sleepy Christian, if you are not paying so much attention to your faith and to your Christian discipline, most likely you're gonna be what? You're gonna lose the battle.
Ano po? And that's why Paul says, it's high time to awake. Ano po? Maraming mga Kristiyano, they go to church. Ulitin ko po. They go to church, they give their offering, they read the Bible, but most of them, they are not involved in what the church is doing. Hindi po sila involved. Ano po? Kaya they can easily hop from one church to another, palipat-lipat, malamig, makikita mo na isang linggo, isang buwan nasa church. After that, hindi mo na makikita. Why? Kasi po, wala doon yung focus nila. Iba yung damit nila. Kaya ngayon, nasabing din ni Paul sa kanila, cast off. Iihubarin na ninyo yung damit ng kadiliman. Tapos, let us go on. Ano po? Sa my verse 13. Ang sabi po niya, let us walk properly. Yung pong walk properly. Let us live right. Mamuhay tayo ng tama sa harapan ng Panginoon. As in the day. Ano po? Sa liwanag. Ibig sabi sa liwanag ng salita ng Panginoon, sa liwanag ng kanyang ng kanyang katuwiran, sabing ganun, not in revelry, in drunkenness, hindi sa paglalasing at magugulong kasiyahan. Ano? So, if a person is drunk with alcohol, yung judgment niya ay hindi mabuti at hindi tama. Na yung isang taong lasing, nakakapagsalita ng mga bagay na minsan ay nire-regret niya o kadalasan nire-regret niya, hindi tama yung kanyang pag-iisip at yung pamumuhay. Kaya maaari sinasabi niyo, no, I don't drink alcohol, I don't take drugs. But then, you are letting your mind to be polluted by the things of the world to the point na hindi ka na nagiging matino sa pag-iisip mo bilang Kristiyano. Kapag may nagalit sa'yo, nagagalit ka rin. Kapag ka naramdaman mo na ikaw ay hindi pinapansin, ikaw rin na hindi namamansin. Ano, yung pong mga ganong pag-uugali ay nasasabi ay hubarin na natin. Sabi niya ganon, let us walk properly, sa itunuloy pa niya, not in lewdness and lust. Hindi dun sa kalaswaan at sa mga sexual na immoralidad. Now, I will explain that later as we go on to verse 14. Not in strife, yung pong pag-aaway at yung pong inggitan, yung pong jealousy. Ano po, I can imagine, and this happens. You don't need to go too far. Ano? It happens in many churches, regardless of how big or how small the group. Ano po? Because they are not putting on the Lord Jesus Christ in their lives. Ano po, hindi nila sinusuot yung pagiging pagkataoy, pagiging Panginoon ng Panginoong Jesus sa kanilang buhay. So nangyayari, ginagawa nila itong mga bagay na so inside the church, inside dun sa relationship nila sa kanilang mga kapatiran. Kaya ang sabi ni Paul sa verse 14, sabi niya, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Sa Tagalog, sabi niya, kundi lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. Sabi pong ganun. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. You can only put on a new garment by taking off your old dirty clothes. Hindi po ba? Makapagsusuot ka lang ng malinis na damit, pagkapag naalis mo na, nahubad mo na, yung iyong maruming damot, wala pong tao na matino na nagsusuot ng malinis, bagong laba at bagong damit sa ibabaw ng kanyang maduming damit na suot-suot. Uhubarin mo muna yun bago mo maisuot yung malinis na damit. Ano po? Kaya sabi niya, put on the Lord Jesus Christ. Ang ibig pong sabihin, ang sinasabi niya nun na gawin ninyong damit, ibig sabihin, your covering from your head. Binabanggit po niya yung armor of light. The Bible tells us the helmet of salvation. So, ang ibig pong sabihin, yung damit na pinapasot sa atin ng Panginoon, it's an overall. From the top of our head, pati doon sa may sandals, hanggang paa natin, kinakailangan yung damit natin na magagamit natin na para ipakita o ipamuhay yung buhay ng Panginoong Hesus. Sa Colossians chapter 3, tingnan po ninyo, ito po yung kumbaga sa bahay natin, ito yung iyong aparador na kinalalagyan ng iyong mga magagandang damit o maaayos na damit na pwede mong isuot bilang Kristiyano. Tingnan po ninyo sa may Colossians chapter 3. It's gonna be long, but I want to read it so and then I can explain more about putting on the Lord Jesus Christ. Colossians chapter 3, beginning at verse 1 to 10.
Tingnan po niyo sabi niya, no? Colossians chapter 3, 1 to 10. If then you were raised with Christ, kung kayo nga ay binuhay na magmuli kay Kristo, sabi niya, seek those things which are above. Mga born again na Kristiyano lang, ang pwede masabihan lang ito, na hanapin mo at ituon mo ang iyong isip sa mga makalangit na bagay. Yung mga taong hindi Kristiyano, hindi nila mauunawain ito because their mind is all set dito sa daigdig. Puro makamundo, mahalay, at makalaman ng mga pag-iisip. Kaya sabi niya, if then you will raise with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Tapos sabi niya, set your mind on things above, not on things on the earth, for you died and your life is hidden. Yung pong salitang is hidden, natatago, nadadamitan. Yun pong ibig sabihin nun, with Christ and God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Tingnan po niyo yung verse 5. Therefore, put to death. Yung pong put to death or cast off, ang sabihin niya, hubarin ninyo. Ang sabi niya pong gano'n, your members, ito na po yun, tinabi niya, ito yung marurumi ninyong damit. Look at this. Hindi lahat ng mga battle natin o pakikipaglaban natin sa buhay Kristiyano ay gawa-gawa ng Diablo. Karamihan ng ating pakikipaglaban ay yung mga ugali natin na masasama. Although na tayo Kristiyano, mayroon pa rin tayong ugali, pag-iisip, at mga pakiramdam na hindi tama at nakalulugod sa Diyos. Kaya ang sabi niya, tingnan po ninyo, no? Ito yung hubarin ninyo o patayin ninyo. Sabi niya sa may verse 5 ng Colossians chapter 3. Sabi po niya, therefore put to death your members, yung mga bahagi ng katawan mo. It can be your eye, your mouth, your ears, or your thoughts. Ang sabi niya, fornication. Ito yung fornication, ito po yung sexual na immoralidad. Ano po, ito po yung hindi kasal, pero nagse-sex. Ano po, and then it also comes with pornography na palaging available sa kanila sa internet. Sabi nga, tingnan po nyo, sexual sin yun. Uncleanness, sexual sin pa rin po yun. Passion. Yun po yung mga may kinalaman sa mga sexual na immoralidad. Evil desire, yung masamang pagnanasa. Ano po, and then covetousness. Yung covetousness po, ito po yung meron ka na, gusto mo pa yung nasa kapwa mo. Ano po? Yun ay idolatry. Ang sabi po gano'n, nasinabi rito. Then tingnan po ninyo, because of these things, itong mga maruruming damit na to na binanggit niya, ano po? Sabi niya gano'n, because of these things, yung puot ng Diyos, the wrath of God, is coming upon the sons of disobedience. Kaya nga po yung gumagawa no, na hindi mo masasabing Kristiyano, ano po, yung malalaswayang isip, marurumiang isip, yung mga hilig nila ay yung makalaman at makamundo, it cannot, hindi nagsasama sa Kristiyano yun. Kaya ito yung mga sons of disobedience, mga anak ng mga suwail. Look at in verse 7, ang sabi niya, in which you yourselves once walk when you live in them. Dati yung ganun ang inyong buhay. Pero ngayon, sabi niya sa verse 8, but now you yourselves are to put off all this. Ito na naman, hubarin ninyo itong maduduming itong damit nito. Ito yung mga pajama na suot mo doon sa kadiliman. Ito yung mga damit na pantulog mo sa kadiliman. Hubarin mo, sabi niya sa verse 8. But now, you yourselves are to put off all this. Anger. Ano yung palaging magagalitin na wala sa may, wala sa ayos o walang kadahi-dahilan ay nagagalit. Ano po? Yung po yun yung anger. Wrath, yung puot. Malis, ano po, yung maruming pag-iisip, blasphemy, yung pagsasalita ng hindi tama, ano po, na minsan ay laban sa Panginoon. Filthy language, yung pong malaswa at marumi at nakakasakit ng mga salita. Out of your mouth, ang sabi po niya. Then, tingnan po niya yung verse 9. Ito pa po yung mga maruruming damit na dapat natin alisin. Sabi niya, do not lie to one another, huwag kang magsinungaling sa kapwa mo. And yung kapwa mo can be your husband, can be your wife, can be your children, can be your parents, it can be your pastor, or it can be your the other people in your church, or it can be in your community. Sabi niya, do not lie to one another since you have put off. Sabi niya gano'n, the old man with his deeds. Hinubad na ninyo yung mga gawa ng inlumang tao, yung dating ikaw, sa kanyang masasamang gawa. Verse 10, and have put on. Tingnan po ninyo, no? Pag nahubad mo na yung marurumi na yun, sabi niya sa verse 10, and have put on the new man. Sino po ba yun? Ano po ba yung pinanggalingan ng new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him? Yung pong new man na yun ay nakita natin na bago natin kalikasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tingnan po nandiyan sa tumalong po tayo sa may verse 12 ng Colossians. Sabi niya, therefore, as the elect of God, tayo yung mga pinili ng Diyos,
Holy and beloved. Banal. Yung sabi ng banal ay inihiwalay ng Diyos. Ano po, magmula sa kadiliman, doon iniwalay niya at inilagay niya doon sa kaliwanagan na kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po niya, put on tender mercies. Ito na isuot ninyo. And you can say, sabi niya, put on the Lord Jesus Christ. At lahat dito na binabanggit niya dito sa may Colossians chapter 3 verse 12 hanggang pababa, makikita natin, and this is Jesus Christ himself. Tingnan niyo, sabi po ninyo, put on tender mercies. Ano, isuot ninyo yung pagiging maawain, yung compassionate, imbis na magagalit, naiingit sa kapwa mo, maging maawain kang tao dahil si Kristo ay maawain. He is compassionate. Nung nakita niya yung mga multitude na hindi alam kung saan pupunta, sabi niya noon, and Jesus Christ saw them, he felt, ano, his heart was broken, na para silang mga tupang ligaw, sabi pong ganun. So, sabi niya noon, put on tender mercies, isuot ninyo yung maging maawain, na pag-uugali, and then kindness, pagiging mabuti, sabi pong ganun. Humility, di po ba si Jesus Christ is a humble servant, na kailangan natin isuot yung humility, meekness, yung kababaan ng loob, long-suffering, yung pong pagtatyaga. In our Christian life, we need to have what? This long-suffering, because we're gonna go through a lot of temptation, trials, difficulties in our life, so we need to be what? We need to be patient and enduring in our Christian life. Kaya sabi po niya, long-suffering, and then in verse 13, bearing with one another. Na ang ibig sabihin na, mahalin mo yung kapwa mo in spite of their weaknesses. No, mayroong mga tao na makikita mo sa bahay mo, sa pamilya mo, sa church, na hindi pa sila matured sa kanilang pananampalataya, mayroon pa silang ugali na masama, mayroon pa silang pagsasalita na minsan nakakasakit, meron pa sila mga reaksyon na hindi talaga makakristyano, you bearing with one another. Imbis na nagagalit ka, na napapaaway ka, mahalin mo sila. Tignan mo na dati ikaw ay ganun din. Yun po yung sinasabi na bearing with one another. Tapos sabi niya, forgiving one another. Sabi, put on the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is what? Jesus Christ is a forgiving God. Pinatawad niya tayong lahat, so we need also to forgive. If you cannot forgive, ano po, then ask yourself again, am I a Christian? Am I born again? Am I wearing and putting on the Lord Jesus Christ? If I cannot forgive, then I have to check myself. Maybe I'm not born again. Kasi hindi ako makapagpatawad eh. And a lot of Christians and a lot of people, ano po, they gonna go to their grave with bitterness, hatred, and anger sa kanilang kapwa. Kaya sabi niya ganito, sabi niya, forgiving one another. Yung po salitang forgiving, walang katapusan. Ang sabi ni Peter, Lord, how many times will I forgive my brother? Ang sabi ni Jesus Christ, 70 times 7. Ibig sabihin, kung paano kayo pinatawad ng walang hanggan, ng walang pasubali, ganun din kayo magpatawad sa inyong kapwa. Ano po sa ayan, sabi niya ganun, forgiving one another, and that is putting Jesus Christ who forgives us and keep on forgiving us. Ano po, sa ating buhay dito sa lupa. Kaya ba, even as Christ forgave you, so you also must do. Gawin mo yun. Tapos tignan po, ito na po yun. Verse 14, look at this. But above all these things, ano yung mga sinabi niya na maging maawain ka, matyaga, mapagpahinuhod, and all of this, mapagpatawad. But above all these things, put on love. Isuot mo yung damit ng pag-ibig, which is the bond of perfection, sapagkat ito magkakaisa sa atin, magbubuklod sa atin, sa ating samahan, sa ating, even sa ating Panginoon. And then tingnan pa niya, isa pang damit. And let the peace of God. Maraming mga tao, Kristiyano na, pero they worry more than they are praying and than they're believing God. So kaya sabi niya sa may verse 15, Colossians chapter 3 verse 15, ang sabi niya, and let the peace of God rule. Who is our Prince of Peace? Jesus Christ. That when you put on Jesus Christ, you put on all of these things. You are complete in Christ and wear Christ daily. Ano po, daily you have to put on this thing. So paano natin pinapalitan yung damit nating marumi? Araw-araw pinapalitan na ng bago. It's the same thing. We need to put on Jesus Christ every day. Ano po, every day ko ano na nakikita ng mga tao, nakikita ng Diyos, nakikita ng kapwa natin na we are what? We are living the life of Jesus Christ in our lives. So yung pumpis, ang sabi niya gano'n. And then sa may susunod pong na verse, sa may verse 16, sabi niya,
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Jesus Christ is the word of God. Hindi po ba? So, and that's what it means by putting on the word, putting on the Lord Jesus Christ. That means you are allowing Jesus Christ's light to manifest in your life. Ano po? Yung damit na isinusuot mo yung para makita. Na hindi ko sinasabi na para ipagyabang, hindi po ba? Nagdadamit ka appropriately. Kung ikaw ay pupunta sa opisina, nagdadamit ka ng pandamit opisina. Kung ikaw ay pupunta sa palengke, nagdadamit ka ng pamalengkeng damit. Kung ikaw ay magpupunta sa gym, nagdadamit ka ng damit na pang-gym. Kung ikaw ay magpupunta sa kasalan, ano po, ikaw ay nagpupormal na damit na appropriately. Ano po, so ang ibig sabihin, meron kang damit na isinusuot in Jesus Christ. When you put on the Lord Jesus Christ, then you have an appropriate garment for every occasion. Ano po, remember what Galatians 2:20 says? I want to read that. Tingnan mo kayo. Kaya makikita po ninyo, nung sinabing put on the Lord Jesus Christ, ang ibig sabihin po, let Jesus Christ live in your life. Galatians 2:20, and I'm about to end. Ano po? I know some of you already memorized this verse, but I want to read it again to give you the point na kung Kristiyano ka, ito yung iyong buhay. No? Nawala na yung dating ikaw, ito na yung iyong pinamumuhay. Sabi po ni Paul sa Romans, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Ako'y kasamang napako ni Kristo. Ibig sabihin yung aking dating makasalanan na pagkatao ay napako na doon. It is no longer I, hindi na ako ang nabubuhay who live. Tingnan po niyo, but Christ lives in me. That's what it means by putting on the Lord Jesus Christ. Christ lives in me. Ang ibig sabihin, lahat ng bahagi ng buhay ko ay okupado ng Panginoong Hesus. Sabi nga, and the life which I now live in the flesh, dito sa aking buhay na ito, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Now to finish back our lesson tonight, kasi I got so many things, but I want to just go back in to our main lesson in Romans chapter 13. In verse 14, where I got the title, put on the Lord Jesus Christ, isuot nun si Jesus Christ. Tignan po ninyo ang sabi doon ni Paul. Sa may verse 14, and I will end. Sabi po niya, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Tignan po niyo sabi niya, no? Put on the Lord Jesus Christ. Ang ibig po sabihin, binigay po ni Paul yung buong pangalan ng Panginoong Hesus, that He is Lord. That means that you have to put on yourself, you live your life having Jesus Christ as your Lord. It means that Jesus Christ is the Lord of everything about me and everything about my life. Ano po? He is the Lord of your family. He is the Lord of your career. He is the Lord of whatever you're doing and planning in your life and of your desire and of your resources. He is the Lord of your pocket. He is the Lord of your wallet. Ano po, yung po yung sabi ng Jesus Christ is my Lord. Kaya sabi niya ganun, put on the Lord. And then Jesus, yung pangalawa, Lord Jesus. Jesus means what? Savior. I will put on the Lord Jesus as my Lord. And not only as my Lord, but as my Savior, that I will live a life that is saved from sin. Yung pong mga maruruming damit na binanggit sa Colossians kanina, and that is acknowledging Jesus means Savior. And then Christ means anointed. That I will live in this anointing of God, the power of the Holy Spirit in my life, which is a gift of Jesus Christ to every believer. At ang sabi po niya ganun, make no provision for the flesh. Kasi itong laman natin, salbahi po ito. Sabi ni Paul sa Galatians, everything that our flesh desire is contrary to what the Spirit of God desires. Ano po, huwag kang magbigay ng provision. Ang ibig sabihin yung mind mo, kung meron kang asawa na lalaki o asawa na babae na hindi faithful sa'yo, hindi romantic, ano po, walang pakiramdam, walang emotion sa'yo, then huwag mo hayaan na yung isip mo ay maglaro, na sabihin mo na maghahanap ka ng boyfriend o ng kapartner,
kapartner mo na maaaring maging tapat sa iyo. Kapag ginawa mo 'yon na nag-iisip ka ng gano'n na may asawa ka, and then you will likely what? Do what? Adultery, and you will likely end up in divorce. Kaya yung sabi niya, don't give provision to your flesh to obey its lust. Ano po, halimbawa ikaw ay taong mainggitin. Ano po, pag naiinggit ka, nagiging kubetos ka, nagiging selfish ka, nagiging matao kang mahirap pakisamahan. So kaya sabi nga, kapag ganun ang ano mo, and then ang nasusunod ay iyong laman. Kaya you have to put on the Lord Jesus Christ to overcome the lust of your flesh. So tonight, what I want you to learn is, life is a battle. It's time to awake. Ang sabi dun sa Romans chapter 13 verse 11, it's high time to awake. Ano po, tapos na yung kadiliman sa buhay natin, and it's time to live a life as if Jesus Christ is coming. Jesus Christ is the Son of Righteousness. Siya po yung araw ng katwiran ng Panginoon na dapat na nagbubukan liwayway sa ating buhay. Ano po, and then kalimutan natin at hubarin natin yung mga gawa at kaisipan ng kadiliman at isuot natin ang Panginoong Jesus, which is what? Nasa Kanya lahat ng kinalulugdan ng Diyos. And when we do that, we're gonna live a Christian life that is victorious. We're gonna live a Christian life that is joyful in spite of the things that nai-encounter natin sa buhay na ito. You will never regret being a Christian if Jesus Christ is your garment that you put from the top of your head to the soles of your feet. God bless you tonight, and God bless your family. Some of you have needs. I pray that God will extend His hand to bless you and to meet whatever need that you have in your life. And if you are a Christian and you are still thinking at if you will really surrender your life to God 100% and you are in that position of deciding, decide tonight, Lord. I want to offer to you everything in my life. I want you to be the Lord, not the sum or many parts of my life. I want you to be the Lord of all and everything in my life. If that is your prayer tonight, God is also faithful to do His part. So God bless you all in the Philippines. I pray for God's blessing, protection for all of you and your family. And those of you watching here in the United States, I pray for God's blessing, favor and provision to be upon you and your family. Those of you watching in Australia and other parts of the world, I pray God's blessing and protection be upon you. Thank you so much for joining us tonight. See you again on Friday, and be safe and keep others safe. Be blessed in the name of Jesus. Amen. Yes. And amen.